Hirap sa feeling kasi ang smooth, sobrang hapdi niya. Noon, sobrang natakot ako. So, akala ko okay na siya. Welcome back again to another video. It's another kili-kili video dahil meron akong i-share sa inyo na konting kasyungahan. As in, proud ko talaga ako sa aking kasyungahan na to. Feeling ko kasi ang syunga-syunga ako dito sa part na to. Kung napanood nyo na yung aking first part ng kili-kili goal or paano ko na-lighten ang aking underarm, okay na yung underarm ko dun. As in, hindi siya maputi at hindi rin siya maitim. Kumbaga, kayumanggi lang siya para sa isang ordinaryong tao, which is okay na yun sa akin. Kaya lang dahil sa sobrang kulit ko, sobrang pakialamera ko. If you know me personally or matagal ka dito sa aking channel, alam mo na na talagang hilig ko yung mga magtatry ng kung ano-anong product, DIYs, mag-experiment, kaya ito ang napala ko. And naisip ko din na i-share ito sa inyo kasi baka sakali na meron sa inyong naka-experience ng same problem and yeah, baka makatulong ito sa inyo. So hindi ko napapatagalin guys, ang nangyari kasi few months ago dito sa aking left underarm is meron akong ginawang kasyungahan na naman. Ang daming syunga sa na word dito sa video na to. So ayun, meron na akong ginawa dito sa aking underarm. And to make the story short is medyo na-irritate ang underarm ko guys. As in sobra siyang nang half day. To the point na kapag nasa work ako at init na init ako, namamasaya yung underarm ko is hindi ko siya mapaglapat. As in palagi lang ako nakaganyan kasi pag lumalapat yung underarm ko is sobrang half day niya. So ganun, sobrang natakot ako kasi nga, ba't anong nangyari? Ba't ganun, biglang nang hapdi yung underarm ko. Tapos nagka-rashes pa siya na sobrang kate. Yung puwet ng bata, kapag ka na-allergy sila sa diaper, ganun yung texture ng underarm ko. Sobrang butil-butil siya na ang kati-kati niya. So, naisip ko na i-stop ko muna yung ginagawa ko and at the same time, hindi ko rin muna ginawa yung aking normal kili-kili routine. Plus, hindi rin muna ako naglagay ng alcohol kasi natakot ako baka ma-irritate siya lalo and lalo akong magkaroon ng problema kasi wala naman akong derma dito sa Italy. So ayun na nga, pinagpahinga ko yung underarm ko as in hindi ko muna siya ginalaw, hinayaan ko muna siya. And napapansin ko na medyo nagbabalat-balat na yung aking kilikili. Nagbabalat-balat siya, natatanggal-tanggal na yung mga balat. So akala ko okay na siya kasi nga nagbabalat na. Tapos parang bigla siyang medyo nag-itim guys. As in nagkaroon siya ng malaking shadow sa aking underarm. So natakot talaga ako. Wala na rin naman ako nararamdaman na half day or anything sa underarm ko. Ginawa ko ulit yung aking normal na kili-kili routine. That time guys is wala pa kaming baby oil. And kahit naman hanggang ngayon wala pa rin kaming baby oil. Hindi pa nakakabili. So nagdidiretso na ako dito sa Lemon. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko this time kasi nga sobrang desperada na ako kasi imagine nyo naman nag-upload ako ng video para ipakita sa inyo na na-lighten yung underarm ko tapos after a couple of months nagkakanito yung kilikili ko kaya ang syunga-syunga ako talaga. So ayun guys, ito yung Lemon, normal na ginagawa ko sa Lemon kilikili routine ko na napakita ko na sa inyo sa aking first part is nilalagay ko lang siya sa aking underarm. May pakulat si Lola. May pakulat ang Lola ng girl, wait ha? Ayan. So, ganyan lang guys, yung normal na ginagawa ko sa aking underarm. Bago ako maligo ko to ginagawa. So, yan, binababad ko siya. Same ng normal routine ko na kapag marami akong oras is ginagawa ko siya at least 15 minutes or kung medyo nagmamadali ako at medyo gipit na ako sa oras is hanggang 5 minutes lang. So, ayan, babad lang natin ng konti. So, ayan na guys, pagkatapos kong ibabad yung underarm ko sa akin Lemon, is isusundan ko na siya na scrub. Yes guys, nag-i-scrub ako. And napansin ko na merong mga nag-comment doon na hindi tama na nag-i-scrub ng underarm. Eh, nag-i-scrub nga ako eh. Hindi ko naman pwedeng bawiin yun dahil nag-i-scrub ako. So, kung you think na hindi naman okay sa'yo yung pag-i-scrub ng underarm, then wag mo siyang gawin. Pero para sa akin kasi, it really helps me a lot para matanggal yung mga dead skin cells ko. And take note guys, yung pag-i-scrub ko ng underarm is, hindi naman ako gumagamit ng bato o lupa yung alam kong makaka-harm sa underarm ko. Syempre yung ginagamit ko, yung sobrang light lang na face towel, as in yung pang baby lang, wait lang, kukunin ko.
So, ito guys, yung ginagamit kong face towel na pang scrub sa aking kilikili. Ito yung pinanghihilod ko sa kilikili ko to make sure lang na matanggal yung mga namatay na libag sa aking kilikili. So, ayan, ito yung face towel ni Shanshay nung baby siya. So, imagine kung gano'ng ka-light lang or ka-soft yung mga towel ng baby. So, yan lang yung ginagawa ko. Pero this time nga guys, dahil nga sa sobrang desperada na ako, dahil nagkaganito yung underarm ko, ginagamitan ko siya ng facial scrub. So, itong facial scrub na to is sobrang light niya. To the point na hindi ko siya nagustuhan sa aking face. Kasi nga, yung beads niya sobrang nipis, sobrang... Hindi mo na mararamdaman na parang hindi ko nararamdaman na natatanggal niya yung libag sa mukha ko. So, hindi ko siya nagustuhan sa aking face, pero nagustuhan siya ng underarm ko. Kaya nga, ayan o, paubos na siya. So, ang ginagawa ko guys is, ayan. Lalagyan ko lang siya. Hindi ko pa binanlawan yung aking lemon. So, nandito pa siya. And lalagyan ko na siya diretsyo na facial scrub. Maganda din kasi yung facial scrub kasi alam mo na na sobrang light lang siya para sa underarm mo kasi nga pang face mo. Tapos super liit pa ng beads, halos hindi ko na siya maramdaman. So ini-scrub ko lang siyang ganyan guys. Tapos after ko siyang i-scrub is nilalagyan ko siya kaagad ng aking soap which is itong Kojic soap. Pero nilagay ko lang siya dito sa plastic ng Snail White whip soap ko dahil naubos na yung laman ng Snail White ko. So, inilagay ko dito is yung Kojic ko. Kasi ito na rin yung ginagamit ko na pangligo, guys. So, para hindi ko na kailangan ng lupa or panghilod, ito na yung diretsong ipinanghihilod ko. At ito na rin yung inilalagay ko sa aking underarm, guys. Iiba-iba pa ba tayo? So, ayun. Tapos, maganda pa, nandito, di ba yung Kojic, madali siyang matunaw. So, ayun, nilalagay ko lang dito sa plastic para yung sabaw-sabaw niya is magamit ko pa rin. Hindi siya masayang talaga. Ang witty ko dito sa part na to. Dediretsyohan ko lang nalagyan siya ng Kojic. Ayan. And ibababad ko lang siya guys, sandali. 2 to 3 minutes, okay na siya. Tapos maliligo na ako. So ganun lang yung ginagawa ko before bath sa aking underarm. So ayan, imagine na lang natin na nakaligo na ako. Binanlawan ko lang yung aking underarm. And after nito guys, since hindi ko nga siya nalagyan ng baby oil, kasi nga wala kaming baby oil pa dito sa bahay, hindi pa kami nakakabili. Ang ginagamit kong pang sub sa kanya is itong aking gold aloe soothing gel na aloe vera. So, yan. Ito yung ginagamit ko na pang-suit ng aking kilikili. Dahil, di ba, yung baby oil, yun talaga yung nakakatulong para smoothen yung skin ng underarm ko. Alam niya ng mga nakatry na maglagay ng baby oil. Di ba, kapag nilagyan mo ng baby oil yung kilikili mo, ramdam mo talaga na ang smooth-smooth niya, ang kinis-kinis niya, and nakakabawas talaga siya ng chicken skin. So, ito yung ginagawa ko after kong maligo. So, imagine na lang natin na nakaligo na ako, guys. Nilalagyan ko lang ng aloe vera yung underarm ko. So, nakabanlaw na kunyari ako. Ayan, nilalagyan ko lang ng swabe lang na aloe vera yung aking underarm. Ang sarap sa feeling kasi ang sobrang smooth, ang soft-soft niya sa underarm, guys. And then, ayan, hinahayaan ko na lang siyang matuyo. Tapos, siguro mga after 5 to 6 hours or bago matulog, binabanlawan ko siya. Ang ginagawa ko pag hindi ako mag-half bath is, nagbabasa lang ako ng cotton. Ito, may basa akong cotton. Nagbabasa lang ako ng cotton, tapos ng tubig. Tubig lang. Tapos, ayun, lilinisin ko lang yung aking aloe vera sa aking underarm. So, that's it, guys. Ganun lang kasimple yung ginawa ko dito sa aking left underarm. Kung mapapansin nyo guys, is hindi ko ginawa yung aking right underarm. Dahil meron na naman akong kasyungahang nagawa dito sa aking right underarm. Hindi na naman ako natuto at meron na naman akong ginawa dito sa aking kabilang kilikili. So, ganyan ako, ganyan talaga ako ka-eager na mag-isip ng mga way kung paano ma-lighten underarm at para ma-share ko sa inyo. So, ayun na nga. For now, hindi ko pa mai-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa right underarm ko kasi on process pa siya at hindi pa rin ganun bumabalik ang totoong kulay ng aking kilikili. So, papakita ko sa inyo. Wala akong picture ng before pero mas dark talaga. As in, mas dark. Kasi ngayon, ginagawa ko yung bagong routine sa aking right underarm. I think
2 weeks na and medyo nag-iiba-iba na siya. Don't worry guys, dahil i-share ko ito sa inyo kapag talagang nag-work siya sa akin. But kung hindi, definitely babalikan ko yung aking old kili-kili routine. So as you can see, yan ang aking underarm. Meron pa siyang buhok kasi alam niyo na ako, hindi ako talaga agad-agad nagtatanggal ng buhok sa kili-kili. Dahil pag madalas ka nagtatanggal ng buhok sa kili-kili, isa yung factor kung bakit tayo nagkakaroon ng chicken skin. So, kaya medyo mabuhok pa yung aking underarm kahit dito sa kabila. So, that's it for today's video, guys. Ganun lang kasimple yung ginawa ko dito sa aking left underarm. And sana nakatulong sa inyo. And I learned a lot talaga. And sana pati kayo natuto kayo sa experience ko na to. Anything na DIY or any product yan, you must to do a skin test. Palaging mag-skin test muna kayo. Huwag nyo munang agad-agad gagawin or gagamitin ng isang product or isang DIY. Kahit pa in-endorse yan ng pinaka-paborito mong celebrity or kahit pa marami kang video na nakikita sa YouTube na nag-effect sa kanina, always, always do a skin test. Kasi you never know. Hindi tayo pare-parehas ng skin. Hindi lahat ng nag-work sa iba is nag-work sa'yo. Hindi lahat ng nag-work sa'yo is mag-work sa iba. Kaya learn from this lesson. Dahil ako talaga promise natuto na ako and mag-i-skin test na ako. Palagi kong sinasabing always do a skin test. Pero ako sa sarili ko hindi ko ginawa. Diba? Ansyo nga ako sa part na yon. That's it for today's video. And if you do like this video, don't forget to give me a thumbs up, subscribe, and click that bell button. Besides, para palagi kang ma-notify every time na mag-upload ako ng bagong video. And may naalala ko, meron ako mga isha-shoutout. Shoutout to my sister, Osang, and also to my daughter, Shay Shay. Thank you for always watching my video, for always supporting me. And also, hello Tom Cruise, Mom Rica Vlogs, and Mercy Basilan San Miguel. Thank you so much for watching. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Thank you and see you on my next one.